Guys, tingnan nyo yung bago kong tanim na pandan. Ayan, tumubok na siya. Medyo malaki-laki na. Tapos, meron na tayong dalawang paso na pandan dito. Ayan. Tapos, meron din akong luya. Ayan. Medyo malaki lang niya yung luya ko. Tsaka turmeric. Ito yung turmeric. Tsaka meron na tayong rosemary. Sa susunod, papakita ko na naman sa inyo. Kasi, nag-ano na ako ng chili at saka yun susunod na yan guys. Okay, bye bye, mamalingki muna tayo. So guys, meron akong bigas dito na actually nahugasan ko na siya. So yung gagawin natin dito is isain na lang natin. So pag sinain natin yan, at yung gagamitin ko dito is yung pineapple juice para masarap siya mamaya. So, yung juice na dito ko siya kinuha, actually hindi ko to gagamitin. Bibili tayo ng fresh mamaya. Ito lang yung gagamitin ko. So ito, tamang-tama na to, hindi siya na puno kasi kailangan natin ipa-fried rice mamaya. So ilagay ko to, 2 cup na bigas ito. Magdadagdag lang ako ng 1 cup na water. Dito guys, maglalagay na ako ng turmeric para magkakulay yelo siya. Lagyan ko na lang siya ng turmeric. Tapos, ginger powder. Alright? Tsaka black pepper. Kulay ligyelo na siya. Tapos ilagay natin yung pandan na kinuha natin doon sa balkonahin natin. Yan. Ilagay na lang natin para maging mabubong siya mamaya. Iluluto na natin to guys. So yung gagamitin natin dito guys is rice cooker. So ayan, iluto na natin yan dyan. So isisit lang natin yung rice cooker natin. Ayan. Tsaka meron siyang white rice. Nananan natin yung stock. So, makikita nyo yan. 48 minutes, maluluto yung rice natin. So, balikan natin, guys. So, guys, meron tayong pineapple dito. So, yung gagawin natin dito is hatiin natin. So, bago natin hatiin yan, dapat alisin muna natin yung mga sagapal dito. Ito na guys, medyo kumanda na siya kanya. So, gagawin natin dito is hatiin natin. So, ito na siya guys. Kinilalan natin. Thank you.
ganyan na yung itsura, guys. Ganyan na sa... So, malinis na yan. Set aside natin to para mamaya. So, guys, naglagay ako ng baton dito. So, ilagay na natin yung stamps natin. Hiniwa kong maliliit. Maglalagay tayo ng dalawang itlog. Ilalagay natin yung kanin natin na sinabi ko rin. Tapos, siguraduhin lang natin yung guys na maghihiwalay-hiwalay yung kanin natin kasi fried rice to. Hindi natin kailangan medyo, hindi natin kailangan yung kasap. Kailangan yung kukala tapos yung dry na kanin. So, siguraduhin lang natin na ano siya, maghihiwalay-hiwalay siya, hindi siya magbubuo-buo. Tapos maglalagay tayo dito ng ano guys, ng cooking curry powder. Para maging makinig. Tsaka black pepper. Thank you.
ilagay natin ito yung hiwa-hiwa natin yung hipon. Lagay natin yung spray on na natin. Ilagay natin yung pineapple natin. Kinalik dito is fresh pineapple. So dito guys, hindi na natin kailangan lutuin yung fresh pineapple. So, tama na ito. Ganito. So, patagay na natin. So guys, mayroong medyo damage dito yung pineapple natin kanina. So, ang gagawin ko dyan is takpan ko na siya ng oil. Tapos, ilagay natin dito na yun yung fried rice natin. Lagyan natin ng kasoy nuts. Maglalagay tayo dito ng kasoy nuts. Ito sa takaris. Tsaka ilagay natin yung buong shrimp natin. At maglalagay ako dito ng pork roast. Para natin masarap. So, okay na to guys. Yung pineapple rice natin ngayong araw na to. So, thank you for watching. Bye-bye guys. See you in my next video. Bye-bye.